Welcome po sa Cooking Alasen. Gagawa po tayo ngayon ng napakasarap na embutido. Ito po ang ating mga sangkap. 1 kilo ng giniling na baboy. One medium-sized carrots atin pong pipinuhin. Kakailanganan din natin ng bell pepper. Arin na ho ang binili ko para tipid. Meron na tayong red, meron na ring green. At atin pong pipinuhin. At saka sibuyas, atin din pong pipinuhin. Maglalagay din po tayo ng pickles. At saka ho, pasas. Pero arin naman ho ay optional lang. Maglalagay din ho tayo ng cheese, paminta, breadcrumbs, asin, at asukal. Maglalagay din tayo ng 2 itlog at powdered milk. Sa isang separate bowl, atin pong pagsasamahin ang ating itlog at ang ating breadcrumbs. Ito po yung magsisilbing pang-bind sa ating embutido para hindi po siya magkahiwa-hiwalay kapag naluto. At isasama din po natin ang ating powdered milk. Ito po yung pampalinamnam sa ating embutido. Haluin lang po nating mabuti hanggang sa mag-well-combined ang ating mga ingredients. At kapag nahalo na po natin, atin po muna siyang iseset aside. Atin naman pong titimplahan ang ating giniling na baboy. Maglalagay lang po tayo ng asin. Asukal at paminta. After po nating mahalo ng mabuti, ilalagay na po natin ang ating cheese. Pickles. Onion. Bell pepper. Carrots at ang ating pasas. Kapag nahalo na po nating mabuti, saka lang po natin ilalagay ang ating kaninang ginawa na breadcrumb mixture. At hahaluin po natin siyang mabuti hanggang sa mag-well combined lahat ng mga ingredients.
Okay na ho, are, kaya magpiprepare naman ho ako ng ating pagbabalutan ng ating embutido. Ang gagawin ko ho ay isasalab ko sa apoy ang dahon ng saging. Ang purpose ho nito ay para hindi po agad mapunit yung ating dahon ng saging. Pero kung wala po kayong dahon ng saging, pwede naman po kayong gumamit ng aluminum foil. Garini ho ang pagsasalab, pero ingat lang ho kayo sa apoy at baka kayo ay mapaso. Dini ho sa amin sa Batangas ay salab ho ang tawag. Hindi ko lang ho alam kung anong tawag sa ibang lugar. Ari na ho yung dahon ng saging na punasan ko na rin ho. Gagamit din po tayo ng nilagang itlog at saka hotdog. Ari ho yung magiging palaman ng ating embutido. Maglalagay lang po tayo ng 1 cup ng ating embutido mixture sa ating dahon ng saging at atin po itong ipa-flat. Kapag na-flat na po natin, saka po natin ilalagay ang ating hotdog at ang ating itlog. And then, saka po natin siya irorolyo. After ho nating mabalot, atin na ho aring tatalian. Kung aluminum foil po ang inyong gagamitin, mas madali po siyang ibalot dahil basta nyo na lang po pipilipitin yung magkabilang dulo. Pero mas masarap po talaga ang embutido kung dahon ng saging ang gagamitin niyong pangbalot. Tsaka diga ho, mas maganda ang kinalalabasan kapag pinaghihirapan mo yung isang bagay o pagkain at hindi mo kailangan madaliin. Garini ho dapat yung tali ng ating embutido para maganda ho ang kanyang hulma kapag naluto.
Pag nabalot na po nating lahat, atin na pong i-arrange sa ating steamer. Sa ating pong sukat ng ingredients, nakagawa po tayo ng 7 malalaki na embutido. Steam lang po natin ng 30 minutes. After 30 minutes, luto na ho ang ating embutido. Atin na ho aring hahanguin. Atin na hong hihiwain ang ating embutido. Pwede nyo na ho aring kainin ng garine or pwede rin naman ninyong iprito. Ang ganda ho ng ating embutido. Firm na firm po ang pagkakagawa natin. Tingnan naman po natin ang loob. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, mag-like and subscribe lang po kayo sa aking channel. At marami pa po akong i-share sa inyo ng mga budget-friendly na recipe. Mura na, masarap pa! Maganda po itong pang negosyo at maganda rin pong ihanda sa mga okasyon. I-click nyo lang po ito para marami pa po kayong matutunan ng mga budget-friendly na recipe. Maraming salamat po sa panonood. I-click nyo na lang po ang mga ito para sa marami pang videos.